We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos yung aram kapuso, narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Ako po si John Punsoy. Mayap agat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Harold Reyes. Naimbaga malem, live naman mula rito sa GMA Ilocos Sur Station. Ako naman po si Ivy Hernando. Pasintabi po mga kapuso, ilang residente sa mga lugar sa Dagupan City na binabaha dahil sa high tide, nagkakaalipungan na. May live report si Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine. Joanne, pinag-iingat ngayon ng Health Authority ang publiko, lalo na yung mga nakatira sa mga binabahang lugar sa banta ng Alipungan na karaniwang nakukuha sa paglusong sa baha. Ilang linggo nang binabaha dahil sa high tide ang barangay Pantal, Dagupan City. Kaya naman ang ilang residente, tinatamaan na ng alipunga. Ang ilan, nakakaligtaan din naman ng magsuot ng bota bago lumusong sa baha, gaya ni Mang Demetrio. Mayroon, Makati, na, masusugat. Pagaling na rin ang alipunga ni Aling Esther, pero nangangamba siyang muling magkaalipunga, lalo pat binabaha pa rin ang paligid ng kanilang bahay. Mahirap talaga. Maabdi. Makati, maabdi. Ayon sa Health Authority, ang alipunga ay isang impeksyon mula sa fungus. Nakakahawa rin daw ang alipunga. Payo ng otoridad sa mga tinatamaan ng alipunga na agad magtungo sa barangay health centers. May lumusong sa baha at nabasa na po nun yung inyong sapatos o yung inyong mga medyas. Huwag na po natin itong iwan. So as much as possible na after po kayong lumusong sa baha, magugas po agad ng inyong mga paa at tuyuin po. Ilan din sa maaring gawin na home remedies kapag tinamaan ng alipunga ang pagpahid ng suka sa apektadong bahagi ng katawan. Patuyuin ng 30 minutes at banlawan. Gawin ito isa hanggang dalawang beses sa isang araw. Maaari ring ibabad ng 10 to 15 minutes, dalawang beses sa isang araw ang bahagi ng katawan na may alipunga sa plangganang may maligamgam na tubig na may 3 kutsaritang suka, asin o baking soda. Sakaling malala ng alipunga, magpakonsulta na sa doktor. Joanne, dito sa lungsod ng Dagupan na sa 3 hanggang 5 barangay ang karaniwang nakaka-experience ng high tide. Sila yung karaniwan din na tinatamaan ng alipunga. Ang panawagan ng Health Authority, Joanne, once na tinamaan nga ng alipunga, ay agad na magpa-consult sa pinakamalapit na health center nang sa ganoon ay magkaroon ng maayos na treatment dahil meron din yung mga ointment na ibinibigay doon sa mga tinatamaan nga ng alipunga. Samantala, Joanne, sakali naman na meron ng sugat sa paa ang panawagan dyan ng Health Authority ay iwasan na yung paglusong sa baha at patuloy din na panawagan ng pagsusuot ng bota sa mga panahon ng tag-ulan lalo na sa mga binabahang lugar. Joanna? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Kalatagan, Batangas kaninang 10:19 a.m. Ayon sa FIVOX, naitala ang intensity 4 sa City of Manila, City of Mandaluyong, Quezon City, City of Valenzuela, City of Malolos, Bulacan, Batangas City, Ibaan, Lemery, Nasugbu at Talisay, Batangas, City of Dasmariñas and City of Tagaytay, Cavite, Tanay, Rizal. Intensity 3 naman sa Pateros, City of Las Piñas, City of Makati, City of Marikina, City of Paranaque, City of Pasig, Obando, Bulacan, Laurel, Batangas, City of Bacoor and City of Imus, Cavite, City of San Pablo and City of San Pedro, Laguna, San Mateo, Rizal. Intensity 2 sa City of Caloocan, City of San Juan, City of Muntinlupa, City of San Fernando, La Union, City of Alaminos and Bulinao, Pangasinan, Santa Maria, Bulacan, Bamban, Tarlac, at Intensity 1 sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Nakapagtala rin ng instrumental intensities kabilang na ang ilang pang lugar sa hilaga at gitnang Luzon.
32 anibersaryo ng Mount Pinatubo eruption ginunita sa Pampanga ngayong araw. Naritong report. Ito ang naging mensahe sa isinagawang memorial marker na nilahukan ng mga kinatawan ng universidad sa Angeles City, katuwaang provincial at local government ng Pampanga, kasabay ng paggunita ng 32 anibersaryo ng Mount Pinatubo eruption. Inilagay sa likod ng marker ang isang 3,000-year-old fossilized na puno na sinasabing nabaon sa kasagsagan ng Mount Pinatubo eruption. We had an unveiling of a marker which we believe is the first marker on the Pinatubo eruption. But it's not a historical marker. It's a memorial. Meaning, it's just intended to remind people, especially our students and younger Kapampangans, about what happened. Taong 1991, nang halos mabura sa mapa ng Pilipinas ang Pampanga, matapos pumutok ang Mount Pinatubo, daang-daang katao ang namatay, libo-libong bahay ang nasira at maraming kabuhayan din ang hindi na napakinabangan sa itinuturing na isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa loob ng isang siglo. Importanteng makommemorate natin dahil grabe ang dinaanan ng mga Kapampangan noon, pero nakayanan natin. So lumabas ang pagka-resilient natin, lumabas yung isang strength of character na di natin alam meron pala tayong ganun. Maliban sa memorial marker at wreath laying ceremony, binuksan din ang isang museum kung saan maaari umanong balikan ang alaala at karanasan sa Mount Pinatubo eruption. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Matapos ang 2 buwang pagkahinto, dredging operations sa Pantal River sa Dagupan City, balik operasyon na. Sundan sa report. Nagsasagawa na muli ng dredging operation sa Pantal River sa Dagupan City. Buwan ng Abril nang mahinto ang pagdraga sa ilog dahil sa kawalan ng pondo. Pero matapos na maaprubahan at maibaba ang budget sa DPWH Regional Office, agad na nagbalik operasyon ang pagdadraga sa ilog. Narilisan na po yung ng pondo po yung isa po nating equipment, ma'am. Napapanahon ng dredging operations ngayon, lalo pat tila muling bumabaw ang ilog matapos ang 2 buwang pagkaantala ng operasyon. Malaking tulong din, ma'am, yung dredging kasi at least yung mga bumabagsak na, yun sabi nyo nga po, yung mga lupa sa taas ay nakukuha natin, nadidredge po natin. Malaking bagay para sa mga residente ang pagpatuloy ng dredging sa ilog. Malaking tulong kasi ito para maibsan ang pagbaha sa mga low-lying areas sa syudad. Mahirap. Magbuta kami pag kwan. May bibili kami sa tindahan. Sa ngayon, 1-2 dredging machine ang ginagamit ng DPWH. Sa mga susunod na linggo, posibleng madagdagan pa ang bilang ng equipment na gagamitin sa pagdadraga sa oras na maaprubahan ng karagdagang pondo para sa dredging operations. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Halos 40 magsasaka sa bayan ng Mangaldan, benepisyaryo ng Department of Agriculture. May ulat si Claire Lacanilaw. Halos 40 magsasaka mula Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan ang napiling benepisyaryo ng programa ng Department of Agriculture Regional Office 1. Layo ng programa na mapataas ang produksyon at kita at mapababa ang production cost ng mga magsasaka. Bukod dito, namahagi rin ng high quality seeds ang DA. Kakatulong sapagkat hindi na kami mag-iisip kung saan kami kukuha ng aming pambili ng abono. Tutulungan kaming mga magsasaka na i-adapt yung mga bagong sistema para mapataas ang ani ng naming mga magsasaka. Nagsusukat na po sa kami ng field. Yung tinatawag na geotagging tsaka georeferencing. Yun po, nagkakaroon po ng field, yung field name, parang nagkakaroon ng information tungkol sa mga farmer na nagmamay-ari ng field. Nagsasagawa rin ng assessment ang DA kaugnay sa tamang pataba na angkop sa bawat palayan ng mga magsasaka. Kasabay nito ang monitoring sa kanilang mga pananim. Silang nag-develop nung web app na yun, na kung saan magbibigay po siya ng, hindi man po ganun ka-accurate, pero pinakamalapit na fertilizer recommendation dun sa field ng mga farmer natin. Individual siya, ma'am. Kasi di ba yung mga farmer natin, kung ano na lang daw, sige,
abono dito, abono doon. Yun ma'am, parang makakatulong din siya kasi malalesen din yung cost of production nila. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 19 anyos na lalaki pinaghahanap matapos umanong malunod sa Sinalang River sa Bangued, Abra. Tutukan sa report. Nagpapatuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad matapos tangayin ng Agos ang 19 anyos na si Edward Benabese sa Sinalang River sa Bangued, Abra. Kwento ng 13 anyos na kasama ng biktima, tatawid sana sila ng ilog upang tignan ang mga alagang kalabaw ng tangayin ng Agos at malunod ang biktima. Malakas umano ang Agos dahil sa naranasang pag-ulan kahapon pero lumangoy pa rin sila upang makatawid. Hindi nakadalang na hindi din sa nagpatulong giting nga pang kumaya tinulungan sir ngayon sakti palmas na ka pagkumpagdurot ko ka sir ka ining kasta di maksakin mi but na panagigit sir kinamat ko sir niya watak di ka sir ngayon madina na igaman kunana ni lakay ko sir nga at mapanyo kita hindi jay animal na kung ngam no na pagas ti danom ken adalem pang asiyo tahang kayo nga pulos ngagtuloyen agawid kayon ta syakto ti mapanen kunana sir. Inalerto na ng local DRRM ang mga karatig bayan na agad na ipagbigay alam kung makita ang biktima. Pinayuhan din ang lahat na iwasan muna ang pagtawid sa ilog ngayong maulan ng panahon. Glam Kalikdan Dizon, 1 North Central Luzon. Idineklara ng Malacanang bilang special non-working day ang June 20, 2023 sa Dagupan City. Sa bisa ng Proclamation No. 225, ang deklarasyon ay upang bigyang daan ang selebrasyon ng founding anniversary ng lungsod ng Dagupan. Naging isang chartered city ang Dagupan sa bisa ng Republic Act 170 ni dating House Speaker Eugenio Perez at nilagdaan bilang batas ni Noo'y Pangulong Manuel Rojas noong June 20, 1947. Pagguhon ng mga bato sa Bantay Ilocos Sur, patuloy na naitatala dahil sa pag-ulan. Narito ang report. Nagbagsakan ang malalaking tipak ng bato sa kalsadang ito na bahagi ng Barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur, dulot ng mga pag-ulan dala ng habagat. Agad na nagsagawa ng clearing operations ang LGU. Agad-agad naman naka-standby naman yung mga team namin ng bantay. Narubingan namin din yung heavy equipment operator namin naka-standby na din po. So agad-agad din naagapan yung landslide doon. Labis daw ang pangamba ng mga residente at motorista sa tuwing dumadaan sa nasabing lugar. Gaya na lamang ni Lovelyn, na muntikan na raw mabagsakan ng mga bato. Amano nga hindi makalabis kami, amano nga bimagsak gidadakkel. Kadag ito isumanin at problema mo ta dahil ito matutudon, siyempre lumunan da, agkwada, bumagsak da. Ito lamang daw ang tanging daanan ng mga residente, kaya doble ingat raw sila, lalo kapag malakas ang ulan. No, dakam ito yung aparten, paspaspasan mi tagpataray ma'am, ta pagbubunga mi agay narakal nga ang mabaling nga maitupak kanyami. Lalo na kapag heavy rain, talagang bumabagsak yung mga debris dun. Hiling ng mga motorista na madaliin ang paglalagay ng slope protection sa bundok. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, 1 North Central Luzon. Pabalik-balik na mga namamalimos sa Lawag City, problema umano ng CSWDO. Narito ang report. Pilit bumabalik sa lansangan ang mga badyaw upang mamalimos araw-araw. Ayon sa grupo ng mga badyaw mula Sambuanga, kahit gusto nilang magtrabaho, walang gustong tumanggap sa kanila, kaya sa gitna ng kalsada at sa mga palengke sila namamalimos ng pera at pagkain. Well, kasi kailangan din naman ng sulat. Yung papeles ba, papeles. Baho daw po kami, kaya hindi kami po tinatanggap magtrabaho. Ganito na lang po ginagawa namin na mamalimos para mabuhay mga pamilya namin. Napadpad daw sila sa iba't ibang probinsya dahil sa umano'y magulong sitwasyon sa Sambuanga. Makailang ulit din na pinaglaanan ng livelihood assistance ng CSWD at PSWD
ang mga badyaw ngunit ayaw nilang magtrabaho. Kaya da iti agpal pala ma sir. Ti opisina mi mo sir akot mo da iti report ken kastada talaga schedule mi nga agita iti tigiti mendicants, badyaws nga ada iti city. Ipalugan mi no saan ada pigi itulod mi jibadok sir ngam kas dilatag sublida matlata. Nababahalan na rin ang ilang traffic enforcers sa pagsabit at pamamalimos ng mga badyaw sa gitna ng lansangan. Naring gurda lang, sir. Kasi nga taray na nga taray. Hamad, sir. Medyo pagtalami lang ginanok ko. Hanga, dito totally nga paalisin mo. Nakakaasi daw, sir. Hihigpitan pa raw ng DSWD ang pagpapatupad ng anti-mendicancy law. Kasama si Reynold Velasco, Breves Bulsaw, 1 North Central Luzon. Grupo ng mga estudyante, voluntaryong tinuturo ang magbasa ang ilang learner sa Kalasyaw, Pangasinan. Tunghayan sa report. Learning by doing, ito ang pinatunayan ng grupo ng mga estudyante sa Kalasyaw na voluntaryong tinuturo ang magbasa ang mga learner, edad 6 hanggang 11. Nagsimula raw ang kanilang programa sa loob ng paaralan kung saan kapwa nila estudyante ang tinuturuan. Hanggang sa isinasagawa na rin ito sa kada barangay, 26 na anak ng 4-piece beneficiaries ang kanilang tinuturuan tuwing weekend. Nag-conduct kami ng mga tutorial, storytelling, tapos in-assist din namin sila sa mga assignments nila. And then most especially is yung sa pagbabasa. Binubuo ng student leaders ang grupo at iba pang miyembro sa Kalasyaw Comprehensive National High School. Batid din umano ng mga estudyante ang problema pa rin sa learning literacy, partikular sa pagbabasa ng mga learner. Ang ginawa po namin is na by team po kami. So mga 5 teams po na hinati po namin sa per age and grade level po. Gusto kong as much as possible sa mga young leaders natin is ma-enhance or ma-embrace nila yung kahalagahan ng sharing ng wisdom and knowledge nila. Ang voluntaryong pagtulong sa kapwa, kahit pa sa murang edad, ay patunay lamang umano na may malaking ambag ang mga kabataan para sa pagbabago sa lipunan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Lato-lato competition, tampok sa Hirona Tarlac. Tunghayan sa report. Ganito ang naging eksena sa lato-lato competition na idinaos ng LGU Hirona Tarlac at isang sikat na Facebook community page sa lugar. Ayon sa organizers, nahati sa mga kategori ang kompetisyon mula sa walk-ins at mga kalahok na nag-submit ng kanilang lato-lato video entry para mag-qualify sa main event. 10 players ang napili para maglaban sa main event. Natapyas ito ng 7 sa kasagsagan ng 23-minute mark ng lato-lato challenge. Hanggang mismong organizers na ang nagpatigil ng laro pagkatapos umabot ng 40 minutes ang laban. Actually po, yung iba po kasing parents nagbo-worry na kasi po yung dun sa 7 bata, meron na pong pinagpapawisan, meron na pong medyo namumutla. Kaya nag-worry na rin po yung mga kasamahan po natin sa Hirona Spotted, kaya po itinigil na lang po yung laro. Dahil dito, ginawang basehan na lang ng mga organizer sa winner ang lato-lato player na may pinakamahabang lato-lato video entry na ipinasa. Nakatanggap naman ng cash prizes ang players. Para po ma-develop yung kwan ng mga bata, ma'am, parang isa sports na rin, imbis na mahilig, malulung po sila sa paglalaro ng mga mobile gadgets. Pinopromote po namin para yung physical health po nila. Sa kabila nito, nagpaalala pa rin ng health authorities sa tamang paggamit ng larong lato-lato. Importante umanong nasa tamang edad na ang naglalaro nito para maiwasan ang anumang disgrasya. Pwede po yung laki ng bola maipasok sa bunganga, mag-cause po yan ng choking. At yung kakalaro po nila, nagpapahirap po yun dito po sa basement nila. No? So maali po na madamage po yung mga tendo ng mga bata. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.
Isang proud dad ang Kapuso actor at comedian na si Jason Gainza sa college graduation ng kanyang anak na si Ruby. Ibinahagi ni Jason ang kanyang proud moment sa Instagram kung saan makikita ang larawan nito kasamang anak na nagtapos bilang cum laude sa degree in psychology sa University of Santo Tomas. Nagpasalamat siya sa kanyang anak dahil sa magandang regalong ibinigay nito ang makapagtapos sa pag-aaral. Samantala, personal na humingi ng paumanhin sa kanyang fans ang Blackpink member na si Jennie Kim dahil sa kanyang biglang pag-alis sa concert stage sa Melbourne, Australia. Sa isang social media post, sinabi niyang siya ay nagre-recover sa kasalukuyan. Ipinaabot din ito ang kanyang pasasalamat sa lahat ng fans na sumuporta sa kanilang concert tour. Nauna nang sinabi ng YG Entertainment sa isang pahayag na hindi natapos ni Jennie ang concert dahil na rin sa issue sa kanyang kalusugan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tuloy-tuloy ang paghina ng habagat habang may panibagong weather system naman na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Northern Luzon na lang ang apektado ng habagat ngayon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang magpapaulan sa Visayas at Mindanao habang may localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang halos buong Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa Isabela, Nueva Ecija, Pangasinan at Bulacan. Posible rin ang mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, pati sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Bilang na matinatamaan ng ubo, sipon at iba pang sakit sa tag-ulan, patuloy na tumataas ayon sa mga LDAN MHO. Ang detalye sa report. Ngayong nararanasan ng pag-ulan, dumadami umano ang bilang ng mga tinatamaan ng ubot sipon at iba pang sakit sa tag-ulan ayon sa Mangaldan Rural Health Unit. Malaki raw kasi ang tsansang humina ang resistensya dahil sa malamig na panahon. Kaya naman payo ng otoridad na uminom ng vitamins at gumamit ng panangga sa ulan para hindi magkasakit. Binabantayan din ng Health Authority ang posibleng pagtaas ng kaso ng sakit na dengue ngayong tag-ulan. Nangingitlog kasi ang mga lamok sa mga naipong tubig ulan gaya sa bote at gulong. Meron tayong antigen testing ng dengue. Baka hindi nalalaman ng ating mga kababayan. Libre po yun. Natetest natin yung mga may sintomas ng dengue. Patetest natin kung probable dengue case o hindi. Tiniyak naman umano ni Karin na malinis ang kanilang kapaligiran para makaiwas sa sakit na dengue. Kailangan laging malinis yung bahay. Tsaka kailangan yung kung may mga container na ano na may tubig, kailangan may takip para hindi mapamugaran ng mga lamok. Kailangan nakabalot din si baby, nakamedyas. Lalo na yung mga bata, huwag po magtatampisaw sa mga baha, huwag rin maliligo sa ulan, at huwag rin lulusong sa baha. Alam naman po natin kung ano mga sakit na pwedeng ibigay ng mga activities na ganyan. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Maputik na daan, problema sa isang sitio sa Dagupan City. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel-Galban. Pahirapan ang pagdaan ng tricycle na ito dahil sa maputik na daan sa Sitio Gibang, Barangay Pantal, Dagupan City. Simula nang maranasan ng pag-ulan, problema na raw ng mga residente at motorista ang pagdaan sa lugar dahil sa makapal na putik. Kapag sinasabayan pa ng ulan, halos lumubog sa putik ang gulong ng mga tricycle. Hiling ng mga residente na sana'y mapaayos ang kanilang dinadaanan. Madaling masira ang motor pag ganyan po. Opo. Wala pong choice. Minsan po dito po kami dumadaan sa may tabi ng digi po. So sana po, ano, kahit mabigyan lang po kami ng maayos na daan po para kahit maulan po, is may madaanan kami ng maayos. Nahirap po. Lalo na pagtag-ulan. Po. Mga estudyante, nahirapan din sila eh. Maglagad-lagad po. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nasa may 300 mag-anak ang dumadaan sa lugar. Pribadong pagmamay-ari ang daanan, kaya't hindi may ipagawang konkreto ng barangay. Ngayon, ang ginawa ng barangay, talagang ang daming
tinambak na doon, pero nawawala dahil nga yung walang nakasangga po mami. Kasi iniisip din natin ng mga taga doon, lalo na pag tagulan putik kasi doon mami. Makikipag-ugnayan ng mga opisyal ng barangay sa may-ari ng lote. Makikipag-usap din umano sila sa DPWH para humingi ng tulong sa pagtatambak sa daanan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Pinakamahabang upo, pabilisan sa paghihimay ng mais at palay relay, tampok sa Agri-Skills Competition sa Cagayan. Tunghayan sa report. Nagpabilisan ang ilang residente sa Cagayan sa pagbuhat ng 50 kilo ng palay sa palay relay. May mga nagtagisan rin sa paghihimay ng mais. Bahagi ito ng selebrasyon ng 440th Agaw ng Cagayan. Nanalo sa Manual Corn Shelling Contest si Edwin Madrid, residente ng Santa Teresita na nakatanggap ng 5,000 pesos. Natapos niya ang paghihimay ng halos isang kilong butil ng mais sa loob ng 3 minuto. Si Mark Antonerda na pambato naman ng Santa Ana Cagayan ang nanguna sa may pinakamahaba ang upo na merong sukat na 120 centimeters. So, balit isang tanga namin na pinastigliman na diyan, kaya po itidagong na kanya ang madrada. So, diyan siguro napintas ng lima, pinapintas ng klase itidagan, iti unang magpapintas, kaya nagpadakil iti bungat upo. Nagwagi naman sa sack relay ang grupo mula sa Bayan ng Apari. Panalo rin ang Bayan ng Alakapan sa Pakwan Eating at ang Bayan ng Bagaw sa Hito Relay. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Libreng art gallery para sa mga artist. Matatagpuan sa Kalye Crisologos sa Vigan City. Tunghayan sa report. Binuksan na sa publiko ang art gallery na ito sa bahagi ng pamosong Kalye Crisologo ng Vigan City. Iba't ibang uri ng obra ang nakadisplay, gaya na lamang ng acrylic on canvas. Mayroon ding relief structure, katulad ng art na ito ng isang century-old house. Relief on canvas. Magi ang nakamamanghang artwork na di akalaing ginamitan lamang ng ballpen. Bukas din ang gallery sa mga sculpture, tulad ng gawa ng 12 anyos na si Jan Patrick mula San Vicente. Pinapanood ko po si Papa tapos unti-unti akong naengganyo at gumawa ng sarili kong sculpture. And then, hindi lang siya sa artwork or sa painting, sculpture, literature, then mga musicians, traveler, tapos yung mga poetry reading possible na gawin dito ngayon sa gallery. Bukas ang pinto ng gallery kahit sa mga baguhang artist upang linangin ang kanilang kakayahan. Naniniwala raw ang mga artist sa angking galing ng mga Ilocano pagdating sa larangan ng sining at musika. Masarap ang feeling ko dahil merong nakaka-appreciate sa aking sculpture kaya gusto kong gumawa ulit. Lahat ng nakadisplay na obra, kanila rin ibinebenta. Hindi lang papasok yung artworks, papasok din tayo sa mga novelty items na meron silang possession na gusto nilang i-share para at least ma-market din namin and then possible din na kumita rin yung mga local residents dito sa Ilocos. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong gumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si Harold Reyes. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si Joanne Punsoy. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.